Iya ha! Meses. Talaga man din ako, mainit na naman ang ulo sa amin kanina. Abay, bakit na? Meses. Abay, itong aking mga kabahay! Ay, nagsisipagbabag na naman! Pati mga bata'y pinag-heyawan! Ay, bakit? Ay, itong si Nando Meses, honey, ay papasok sa trabaho. Ay, wala nang mahagilap na bribe at mga team! Ako na may takade ang kailuta. At ang mga damit sa TI may apaw na ay pinababayaan lang. Amaho! Paglalaba lang ako'y kinatatamarampak. Yun naman ay mga damit nila. Pag na nga, pagsabihan mo naman, ay sila pang may mga ganang maggalit. Wala nang maigi. Kung nakakapamili lang ng mamanhugangin ay ang silutay, hindi ko pipiliin. Ay, hi, Mrs. Talagang mahirap pagkaganay ang iyong manugang ay tamad. Kaya, ang gawa ko, Mrs. Ayaw ko hindi na lang naimik. Pag nakikita kong ang gawa na yung si Hilda, ay hindi ako ma... At baka pagka kami nagpang-abot, ay ako'y makaimik pa ng hindi maganda sa kanya, ay kami magkaroon pa ng distansya. Baka pati itong aking anak ay sumamalang ang loob sa akin. Ay ako'y aayaw na ng mga ganay yung isipin, Mrs. Kaya sila'y pinababayaan ko na lang kung anong gusto nilang gawin. Bahala sila. Sila naman pati mga matatanda na. Ah! Ay maigik ka, Mrs. At nakukontrol mo ang iyong sarili. Ay, ako'y ibahin mo. Ako'y hindi. Talagang ako'y hindi. Mapayaging hindi iimik pag nakikita kong ang mga gaway sala. Tingnan mo, Mrs. Ha, saan ka naman nakakit ng ang mga damit? Ay, sa sampayan na nauubos. Bumili pa sila ng aparador kung hindi din lang naman nila sisidla ng mga damit. Gasinan ang pinawin agad ang mga sinampay kapag tuyo na tiklopen at isilid sa aparador. Hindi yung ganayong Ay, magkakapi ka din, Mrs. Sige, pagkakanaw ko. Hindi! Mrs. Ako hindi magkakapi. Ano ka baga? Ako ngay hirap nang makatulog tapos ako'y pagkakapi mo pa. Ay, para ka naman ay ang nakakabang. Tingnan mo ang araw-araw na gawa na yung siluta. Pagkagising na yan sa umaga. Ah, mali. Yun ay hindi maagang nagising. Tanghali na alas 11. Kung hindi pa makakaramdam ng gutom, ay wari ko hindi lang babangon. Ay kung siya lang ay matinong manugang, ay siya ay aagap ng gising. At noong siya ay maraming magawa, ay hindi, Mrs. Gigising siya ay nagawa ko ng lahat ang mga gawain bahay. Tapos ay yung mga anak niya, ay napakain ko na. Tingnan mo. Tapos ay yung siluta ay kakain lang. At yung kanyang pinagkainan ay basta iiwanan doon. Sa amin lababo, dinaig pang kumain sa restaurant, may tagahugas. Tapos ay maya-maya ay makikita mo pasilpon-silpon na lang, pod-pod na ang daliri, kagagano'n sa kanyang telepono. Tapos ay mamukat-mukat mo, ay nawala na at naglayok na sa kung saan diyan kasama ang mga bata. Tapos ay babalik ay madilim na, maigi pa nga yung mga manok namin doon sa aming likuran. At pag nadilim na ay nahapon na doon sa puno ng pandakake. Ayan si Luta. Hating gabi na hindi pa nadatay. Hindi inaalala ang mga bata. Mga ngatog po ang mga bot-bonan. Pag nangagsipag kasakit naman. Talagang. Pag talagang ako inapunong maigi. Ayan si Luta. Itatauli ko doon sa kanya. Hilda, mag-ano ka? Maglalaba po, nanay. Aba, ay kung kailan naman tag-ulan, ay tsaka ka nakaisip maglabahan eh. Iba ka rin! Eh, yung mga damit ninyo ay mapupuyom lang sa sampayan. Anak, pati ang bukas mo ng gripoy sagad na naman, honey. Lita mo ng bukas at hindi naman ikaw ang siyang nagbabayad na yan. Ikaw pati huwag mahagid sa sabon. Kung ang gagamitin mo'y barita, ay barita lang. Kung powder ay powder, huwag mong pinagsasabay. Kaya daming-daming bulay. Darna! Darna! Sabi naman hindi nangingi alam. Ay baka ito'y bukas pa mapupuno. Nabukas ko na lang din kayo balikan.